Hello mga ka-agent at nandito po tayo ngayon sa mga unit kung saan ay may papakita ako sa inyong kakaunting importanteng detalye tungkol sa tinatawag nilang differential or bayag. Tara, panoorin natin. At ito ang mga unit na makikita natin sa kumpanya. Ayan, yan ay mga pang-disposal na po. Actually, pang recon po yan, hindi po pang katay, pang recon kasi napakagaganda pa po ng chassis at ayan o, kakaunti lang po ang pinaka minor niya. Yan ang chassis. Yan, tingnan natin. Makikita nyo walang bulutong, walang galapa o walang tinatawag na basta yon yung mga issue tungkol sa galapa, yung min at saka baby chassis niya. Ito ang, bilog na yan, yan ang tinatawag na bayag or differential. Ayan guys, dalawa yung bayag niya. Ang tawag po dun ay double differential. Sa pagbili po ng unit ng dump truck, napakahalaga po na makita nyo ang differential. Kung ito ba ay single or double. Itong katabi naman na ipapakita natin ay walang bayag. O ayan o. Axle lang siya. So, ang tawag po dito ay kaladkad. Nakikita nyo yung doon sa unahan. Ayan. Yun po ang differential. Ibig sabihin, itong axle na to ay inihila lang ng unahan na differential. Kaya, mababa po ang halaga niyan. Which is, nagkamali po kami ng presyo dahil hindi po namin ito nasilip ng maigi dahil ang tataas po ng damo. Lagpas tao po ito nung viewing. Ayan, kung mapapansin nyo po, wala pong bayag dito banda. Dalawang unit ito na nagkamali kami na walang bayag. So, napakahalaga po sa pagpili ng dump truck. Kasi kahit gaano po kaganda ang unit nyo, brand new man ito or maganda ang pintura, kung wala po yung bayag, yan po ay inaayawan ng mga buyer. Kasi nababalaho po yan sa mga putik, sa mga lugar na pwedeng mabalaho yung mga gulong ng mga dump truck. Secondary na lang po ang pagtingin po sa unit ng mga sorelas kasi napapalitan po yan ng mga channel na nilalagay dyan para palitan po ang sorelas. Ayan yung tao na yan na nakabag tapos yung katabi niya ay ang buyer ko po na dinala po kani-kanina lang. So ito ang natitipuhan nila na unit, itong dalawang bayag na ito. Kasi, sige po sir. Ayan, sinasabi nila na hindi ako single, hindi ako insyal. Dito naman tayo sa isang unit. Gulong. Yan. Ulo. Chassis. Yan. Ang chassis ay sariwa pa. Ang sorelas ay sariwa pa. Yan. Makina. Walang katagas-tagas. Kaya lang may mga kulang. Kulang to ng alternator at saka na starter. Ang gulong. Ikot naman tayo. Dito naman sa kabila. Yan, kababa yung transmission. May bayag. Dalawa yan. Sa double siya. Ikot tayo.
So, dito naman tayo sa last na unit natin titingnan. Itong unit na to ay nirequest talaga to ng isang buyer na itesting daw kasi gusto nilang makita kung talaga bang umaandar ang unit. So, sa pagtingin ng unit, kailangan natin itong i-check ang pangilalim, ang chassis, kung may bulutong ba ito, may galapa, yung baby chassis nito or main chassis. Tapos ngayon ay ayan si Kuya, nag-i-Spiderman na. And then, syempre, sisilipin natin kung ito ba ay double differential. Kasi sa pagbili ng dump truck, napakahalaga po na, oo nga, maganda nga yung makina, maganda nga yung appearance ng unit, pero kung mapapansin nyo, kung kulang ito ng bayag, maano po yan, kumbaga, lagi po itong nababalaho sa mga mapuputik at malalalim na lugar. Kaya ayan po, kung napapansin nyo, may differential po siya, at dalawa po yan. So, sa ano naman, sa sorilas naman, okay naman. May ilaw pa sa likod. Siyempre, hindi natin expected na ganito ito kaganda, kaya nga disposal po ng kumpanya. Ayan, tingnan natin yung kanyang. Oh, kita nyo, wala siyang mga tangkop or mga, ang tawag dyan, crack or bitak-bitak. So, napakaganda pa po talaga ng ating chassis. Ayan. Ayan. So, normal na po yan sa mga disposal. Expected na rin po yan ng mga buyer. Kasi nga, karamihan po ng kumpanya, bago magbenta ng unit, hindi na po yan naayusin, hindi na po pipinturahan. So, expected na po yan ng mga, ano, yung mga minor lang po, ayan po ay mabilis natin naman magawa ng paraan. Or, kung may pagkakataon, kung may stock pa po sila, pwede naman natin po i-request. Siyempre, privilege na po, kumbaga, malaking bagay naman po ito sa buyer. So, ikot-ikot. Minsan nga po, totoo po yun. Noong panahon ng kasagsagan ng pandemya, karamihan po kasi walang biyahe. Alam nyo po, pagbukas po namin ng makina, may sawa po na natutulog. Kaya, natakot na rin ako masyadong lumapit sa mga ganyan. Kasi may mga ahas. Ayan sila. Galing pa sila kasi ng ano ng Pampanga, kaya todo inspection yan. Ang issue lang naman dito sa unit na ito ay wala yung, actually masama loob namin sa kumpanya na to eh. Kasi sa totoo lang, kinakahuyan nila yung unit. Kung kailan award na sa isang tao, kinakahuyan nila yung unit. Kaya naman kami, todo kami tanggol sa aming mga napanalunan. Kasi ang mamahal nang nawawala, katulad yan, ang nawawala dito, ang kulang dyan, tinanggalan nila. Yung ano, yung bomba para i-dump itong dump box, yun po yung nawawala. Kung mabibili po kasi yan sa katayan, nagkakahalaga po yan ng 50,000. So, yan po ang aming irereklamo. Tapos, nawawala yung minsan alternator, starter, tapos wala yung takip ng dun banda sa compressor, tapos wala yung lagayan ng tubig. Yan, ganun po yan. Kaya nirereklamo po namin kasi itong binuwing namin last time, kompleto naman. So, dapat, kung binibidding na po yung unit, dapat hindi na po nila ito ginagalaw o hindi na po binabawasan ng pyesa kasi kawawa naman po kami na hindi naman po namin sila sinamantala, hindi naman po namin sila binarat. Pero bakit po ganun? Pagtingin po namin, kulang-kulang ang kanilang unit. So, kanino po ang mali? Nasa amin po ba o nasa kanila? So, ayan po. Yan, todo inspection si Kuya. Si mekaniko. Sa totoo lang, gusto ko nga itong lapitan kanina. Kaya lang, gusto ko siyang lapitan para kausapin. Kaya lang, bantay sarado yung amo. Baka sabihin, ibabayaran ko siya para aprobahan. Pero narinig ko na approve sa kanya yung unit. Kasi ang binibili ng kanyang boss ay second hand lang din naman talaga. So, ayan dito. So, subukan na po natin itesting yung unit hanggat maaari na kailangan magredondo, kailangan umikot yung unit. Nandun po si Edward, yung aming mekaniko. Manual lang po ang ginagawa. Mano-mano. Dahil po ang susiyan yata doon ay hindi na gumagana.
At dahil hindi pa gumagana, kanina pa siya pumipihit, isi-series na lang po natin nitong elf na boom track. Ikokonik iipitin yan dito para makakuha ng power yung kabilang unit. So, ayan. Kailangan po talaga tiyagaan sa ganitong hanap buhay. Kasi kung mainipin ka, ako, hindi tayo makakabenta. Ayan na po si Eduardo. Pinipihit niya yung, kasi parang barado po yata yung hose niyan na kumukonekta. Kaya kailangan maano yung hangin niyan. Parang barado lang siya. At nakakonek naman dito para sa diesel.